So, alam na natin itong issue na to, no? So, nakikita niyo yan, no? So, okay, laro muna tayo, no? So, mabilisan lang to, no? Sa akin, wala namang guilt trip ang naganap. Kasi wala namang spinesify na taong paparinggan. Hindi naman inalam yung buong pangalan niya, eh, di ba? So, wala namang ganong naganap. Nagparinig lang. So, bato-bato sa langit, di ba? So, yun lang naman ang sa akin dun, ano? So, tsaka titingnan mo rin dun sa pinaringgan, eh. Kasi kung napapansin mo yung video, marami ka pa kasing dinahilan. Di ba? Yung next, lilipat naman ako ng ito, di ako magbabackslide. Yung mga ganun ba? Kung baga nagparinig ka pa, eh, marami ka pang pasakaling sinabi, hindi mo na lang sila diniretso na, pasensya na, medyo ayoko muna mag-church sa inyo, papahinga lang muna ako, magde-devotion muna ako kay God, di ba? Magde-devotion lang muna ako. So, ganun lang, diretsoin mo na lang, gets? Wala na pasakali ng mga backslide kasi nagiging against pa yun sa'yo. Ginagamit pa nila yun laban sa'yo, di ba? Yan kita mo, di ba? Nagparinig sila parang specific, di ba? Yung parang hindi naman na to ganyan, ganun. So, nagkakaroon pa sila ng idea para nung nagrasong ka pa kasi. Kasi kung diniretso mo na lang sila, di tapos na. Ngayon, kung nangharas pa rin sila, kasi ang alam ko sabi daw nila, para nangaharas daw yung mga yan kapag hindi ka na nagpapakita yung mga ganun. Well, sabi nila, no? Kung ganun pa rin sila, eh, ibang usapan na yun, kumbaga. Eh, hindi ko na paalam yun. Eh, siguro pwede ka nang pumalag kasi nagsabi ka naman ng maayos. So, ganun pa rin, ano? Tsaka, again, kanina ko sinabi, nagparinig lang sila. Di ba? Nagparinig lang. Hindi guilt tripping yun. Wala silang spinesify na tao. Nagparinig lang sila. Ikaw na yung kung mapa-apekto ako doon sa parinig nila. Di pwede mo naman, o sige, bahala kayo dyan. Yung mga ganun ba? So, parang wala naman siyang indikasyon na guilt tripping. Tsaka isa pa, hindi naman nila ginamit yung pangalan ng Diyos doon sa parinig, eh. Wala naman sila sinasabi mga Bible verse niya, ganito, ganyan, di ba? Sinasabi lang nila, nagpaparinig ka, dami mo pa sakali, hindi mo pa pala ginagawa yung sinabi mo. Di ba, pag inintindi mo yung vlog ba yun or yung TikTok na yun, kung anumang video na yun, hindi mo pa ginagawa yung sinabi mo. Diba? Kaya nga diba sinabi, te ano na, 2023 na. So, nag-gets mo? So, may karapatan na mas, kay karapatan na sila magparinig kasi 2023 na nga, ba't hindi mo pa ginagawa yung dapat mong gawin? Yun yung parang gusto nilang palabasin. So, hindi sila nang gigilt trip. Para siguro nagpaparinig lang sila na, uy, ano ba? Sabi mo yan, ah. Hindi ka nga nagpapakita, eh. Kasi yung simbahan, syempre, yung devotion na yan, yung mga commitment yan. Hindi yan yung basta-basta lang na ano. Kumbaga meron kayong pinag-isipan nata o para napagkasunduan o mag-church ka every Sunday, ha. Gets mo? Hindi naman yan yung basta wag ayaw mo na, ayaw mo na. Gets mo? Commitment yan. Kumbaga meron kayong convention. May hindi ko alam kung tawag dun, eh. Conclave or something. Siyempre, rumispeto ko naman. Kung ayaw mo na, kung lilipat ka na, sabihin mo ng maaga para na pag-uusapan. Di ba? Kaya nga, ganun lang yun. So, sa tingin ko yun nga, parang tama ata sila, sa tingin ko lang, ha. Kasi nga, ano na, 2023 na, hindi mo pa ginagawa yung sinabi mo sa amin. May say na siya magparinig. Kasi kung talagang umalis ka na lang, umalis ka na. Eh, parang ayaw mo pa, eh, tapos dumadahil lang ka pa. Di ba? Ang daming dahilan, di ba? May sinasabing, yung nga, yung backslide ba yun, yung ako, ano-ano man yun. So, parang hindi ka rin pala nagko-commit doon sa sarili mo. May say siya magparinig. Di ba? Tsaka huwag naman tayong masyadong judgmental na kesyo gumagamit ng yung mga religion, blah, blah, blah. Unang-una, wala naman silang sinabing ang Bible verse, wala naman silang sinabing panggamit ng religion na salita. Guess mo yung mga the blood of Jesus, yung mga ganun yun, the sacred Christ, yung mga ganun. Wala naman silang sinabing ganun, eh. Ang sinabi lang nila, yung tungkol doon sa devotion na pinangako mo, di ba? Siyempre, sasali-sali kasi dyan sa church. Siyempre, may pinag-usapan kayo. Tapos bigla kang ba-back out. Tapos hindi ka pa tumutupad sa back out mo. Kumbaga sa tingin ko yung pastore na medyo naging professional siya in a way kasi hindi na siya gumamit ng Diyos, hindi na siya gumamit ng mga Biblia, hindi na siya gumamit ng mga evangelical system. Parang ang pinag-uusapan lang natin dito is yung devotion. Yung parang yung devotion mo do sa church. Yung commitment ba? Wala nang kesyo-kesyo, cheche-mureche pa. Nag-focus lang siya dun sa
yun nga, nag-focus lang siya doon sa attendance mo, kumbaga. So, yun lang naman. So, yun nga, sa tingin ko, wala namang parinigang naganap. Kasi, walang parinigang naganap. Walang guilt trip na naganap. May parinigang naganap. Nasa sa'yo na yun kung magpapa-apekto ka. Kung pag nagpa-apekto ka, eh, guilty ka nga, di ba? So, yun lang naman. So, yun na, paulit-ulit na ako. Sige, tapos na yung video ko. Kung may time ka pa, tapusin mo na lang to. Itong laro ko, tingnan mo kung sino yung nanalo, ha? Sige, comment ka na lang kung ano. Sige, ingat. Gandang araw. Sige, bye-bye.